nagsabi, payo ng magulang pakinggan lagi. Crush at puppy love, wag mo nang isipin, pagkat kami bata pa kung tutuusin. Study hard ang kanilang bilin, advices at reminders di dapat isnabin. Dahil ito'y para sa future namin, tanging ito ang laging iisipin. Kami ang bagong kabataan, punong-puno ng kasiglahan. Isipan ay puno ng kamusmusan, pangarap namin may kahalagahan. Tumating ng bagong araw, upang kami tuloy na humataw. May ambisyon at may mga pananaw, kahit minsan ito ay mababaw. Di pa rin namin malimutan pangaral ni Daddy at tips ni Mommy. Kami pa rin ang inyong mga baby, kayo pa rin ang alam naming family. Kami ang bagong kabataan, gusto namin kami bigyan ng daan. Pakita ang aming kakayahan, pangarap namin may kahalagahan. Kami ang bagong kabataan, punong-puno ng kasiglahan. Isipan ay puno ng kamusmusan. Pala ako dun sa sitwasyon. Kasi nililigawan yung girlfriend ko. Hindi ako makapagbawal. Alam mo, John, hindi naman assurance yung pag ano eh. Pag-resign mo para matigilan yan si Epo sa kakaligaw dyan kay Jelay. Pero at least, di ba, wala nang reason si Jelay para pumunta dito. Di ba, Jelay? That's it. Mag-resign na ako. Pero, Junjun, paano na yung trabaho mo? Hindi maghahanap talaga na bagong job si Junjun. Alam niyo naman yung panahon ngayon, mahirap na maghirap ng trabaho. Well, kung determined ka na, makakahanap ka pa rin ng trabaho eh. Alam niyo, ang dali lang sabihin yan, pero nasubukan mo na ba? Ako nga, kayanin ko. Emo ko sa'yo. Alam niyo kayong dalawa, nagtatalo pa rin kayo, may problema na nga si Junjun. So pwede ba manahimik na kayo? Bakit ka si Junjun ayaw pang kaminin kay Epoy na girlfriend mo ako, tapos boyfriend kita? Para at least, di ba, titigil na siya sa paniligaw sa akin. Hindi ka na rin mag-resign dito. Kung gusto mo ako pa mismo masasabi sa kanya, didiretsuhin ko na siya. Jelay, hindi nga pwede. Pag nalaman ni Epoy, sasabihin niya sa Ermat ko. Nalaman ng Ermat ko, pagbabawalan na tayo magkita. Naiintindihan mo ba ako? Pababa na ako. Junjun, sandali. Kailan mo ba sabihin kay Uncle B na mag-resign ka na? Bukas. Basta, tatayabing ako. Oh. Epoy, bantayan mo muna to ha. Papasok lang ako sa loob. Baka may mag-shoplift dyan. Bakit hindi nila kasi natin ito doon sa loob ilagay? Eh, syempre, display yan. Hindi pa nila alam na may tinda tayong ganyan. Pag alam na nila, pwede na nating i-display doon sa loob. Ha? Babalik ako. Diyan ka lang. Ganyan na. Jun! Meron na kami. Atin na kita. Hindi na, Epoy, kasi susunduin naman ako ng daddy ko eh. Ano ba? Una na. Sige. Junjun, sige, alis na kami ah. Basta, Junjun, ah, yung sinabi ko sa'yo, kung ano yung sinabi mo kanina sa rooftop, pag-isipan mo muna mabuti yun bago ka mag-decide, ha? Ay, tol! Una na pala ako. May rehearsal pa ako eh. Sige, Jels. Ano? Missy! Kakausapin mo nga pala si coach para mabigyan ka ng second chance. Ano palagay mo? Missy! Sabi ko, anong palagay mo? Wapo niya. Mga bagets! Ako, tama-tama! Alis na ba kayo? Tingnan niyo muna ito bago kayo umalis. Maganda itong pang Kris Kringle, ha? Ito, 10 piso lang isang ito. Oh, class na class. Oh, lagyan niyo ng mga picture ninyo. Ito naman, 3.50. Tapos meron ako ito, medyo imported to, kaya ito 3 for 100, ha? Pili na kayo! Uncle B, pang Kris Kringle po yan.
Oo naman. Baduy! Baduy! Sis, sigurado ka ba na susutuin ka ni Tito Cesar? Alam mo, narinig ko si Tito Cesar kanina na may meeting siya sa malapit dito. Siguro hindi pa siya tapos sa meeting niya kaya. Siguro nga. Sis, tingnan na itsura mo, ba't parang lungkot-lungkot mo? Sis, kasi parang nagigilty ako eh dun sa desisyon ni Junjun na mag-resign. Sis, ba't ka naman nagigilty? Eh, yun yung desisyon ni Junjun eh. Eh kasi nga, di ba, kaya siya magre-resign para ma-stop na yung paniligaw sa akin ni Epoy. Para matigil na siya sa pangungulit niya. Eh paano kung matagalan pa bago siya makahanap ng trabaho? Alam niya naman yung sweldo na niyang ginagamit niya sa pambaon niya. Ay sis! May solusyon na ako sa problema mo. Magbaon ka ng madami sandwich para share kayo ni Junjun. At para solve din problema niya, di ba? O, bakit na naman? Ay, o nga, no? Baka ma-obvious ni Tito Cesar na madami kang bawal. Tama ka dyan, sis. Ayaw ko, tama ko. Basket, palagi na natin siyang binibigyan ng chance, but according to Natalie, she always fails. Coach! Coach! Baka hindi lang po siya prepared. Baka masyado lang po siyang pressured. Hayaan nyo, this whole Christmas vacation, tuturuan ko po siya. Magiging kasing galing din po natin siya. Sino, coach? Please? Okay, but you have to promise me that when classes resume in January, perfect yun ang routine. Thank you, coach! Davao, masyado kasi magulo dito eh. Sabi ng papa ko, doon na lang kami magbabakasyon dahil magulo dito. Hello, Pilipinas po ang Davao. Ano ka ba? Hindi ah. Kung magsisimul kami ka magbukas? Ayoko! Tsaka, gabing-gabi na yun eh. Mahala ka pare. Pinapaalala ko lang sa'yo pare. Nagsisimul. Attention! Lahat! Okay. Wala lang. Gusto ko lang malaman yan na bukas na yung case of grace niya. Dude! Oh. Kasi mo si Missy? Excited. May good news ako sa kanya, pare. Hi! Missy, good news. Nakausap ko si Coach. May last chance ka pa sa kanya. Talaga? Yes! Wow, that's shock. Narinig mo? Narinig ko! Pero, Missy, sabi ni Coach, pagdating ng January, kailangan lahat ng routines mo. Promise! Memorize ko na. Memorize mo na, yan. Promise! Promise mo na na. Oh! Uy, si Tony na yung nakakitawa na yun. Problema mo, Yumanji. Ha? Problema. Come on, Ben. Boy! Oh! Oh! Natapos ko lang agad yung exam ko. Galing talaga. So, punta lang tayo ng canteen. Doon muna tayo magstay. Tapos na ba klase mo? Hindi pa. Hindi pa pala eh, pa tayo pupunta ng canteen. Eh kasi, pinupunta kami ng library, pinag-research kami doon. Eh yun, nagbabasa sila lahat doon. Nandito ako. Ba't ka nandito? Eh kasi, hindi nagsisinkin sa utak ko yung mga binabasa ko doon. Kaya napag-isip-isip ko na
Hirami na lang itong book, tapos iuwi ko sa bahay para makapagpaturo pa kay Tita Marla. Doon na kasi tayo sa kantin. Kailangan ko pumunta ng video shop eh, kasi bibigay ko na yung mga report ko dun sa mga pinaparentahan ni Uncle B. Para kung ano yung maging desisyon ko mamaya, di ba, na-turn over ko na lahat. Susun talaga bang magre-resign ka na? Siguro. Ewan ko. July, ganun ako. Ingat. Ingat din. So ito, magkano nga ito? 15. 15 pesos? May pera naman kami, no? So, abinida galing yata. 15,000! Ano? 15,000? Oo! So, sobrang naman. Tubog lang ata ito, eh. Oh, okay. Nako, no? Ginto yan. Tunay na ginto. Galing Saudi yan. Ito, ito. Dyan. Ito. Magkano yan? Yan, maganda yan. Oo. Oh. 700. Ay, Junior! 700, ha? Ano? 7,000 yan! 7,000? Wala bang iba? Oo, bangkok gold yan eh! Ano? Iba na lang! Pwede ba ito? Mahilig pala sa alahan sa Uncle B. Ito, galing sa Laan. Oo, galing sa Laan. Tulay naman. Hindi naman para sa kanya yun eh. Discount? Para kay Aling An. 5! Hindi. Para sa akin yan. Regalo niya sa akin yan eh. 1,500 ha? Oo, 1,500. Ang bite naman ng Uncle mo. Siyempre! Favorite ako niyan eh. Baby pa lang ako, hiniram na ako niyan sa nanay ko. Alam mo sa amin magkakapatid, ako ang pinaka-close kay Uncle B. Parang tatay-tatayang ko na din yan eh. Yun yun, di ba? Oo. Oh. Bakit parang pambabae? Tingnan mo, di ba? Eh, pambabae talaga. Kala ko pa para sa'yo. Sekreto lang natin to, ha? Huwag magsasabi kahit kanino. Kahit kay layuhan, ha? Ah, sige. Okay. Kasi, yung Kris Kringle natin. Ang baby ko, si Jelay. Yung bracelet na nariregalo ko sa kanya. Okay ba? Alam mo mga sis, suggestion ko lang ah. Pumunta muna tayo sa mall bago tayo pumunta kay Uncle B. Hello, Missy. Ganito nga kasi sinasabi ko. Pag nagpunta po tayo ng mall, wala na tayo abot ng kailangan kay B. Ha? So, ibig mo sabihin, pupunta, maglilipat na siya ng video shop? Ano ka ba, Missy? No? Ang ibig sabihin ni Jelly, pag hindi pa tayo nagpunta sa video shop ngayon, hindi na natin maabutin yung pagre-resign ni Junjun. Eh, kailangan nga natin sila pigilan, okay? Hello, girls. Shall we go? Tara, let's go. Okay. Hey, guys, let's go. Kasi, ano naman, misa akong bilara. Kasi nga ka sa akin. Tony? I'll ride with Kuya na lang. Yeah. Go, Jelay. Words kay Pasty na lang sa akin. Umisi ka, gusto mo? Nako, hindi tayo babangga. Ano, gusto mo? Ayoko, baka mangawa ako. Messi? Di, okay lang. Saka, alam mo naman na mas magaling nag-iingat. So, kahit magaling na ako. Words, are you sure you're okay? Why, sorry ah. Ah, maganda naman yung walang angkas eh. Tara, let's go! Jeep na. Wait lang. Ay, ganun na. Tara. Pare, Junjun! Tingnan mo to. Ganda, no? Paano ba naman hindi gaganda yan? Eh, 1.5 yan eh. Oo. Oh. Uncle. Ano? Eh, di ako eh. Parang medyo plain yung gitna eh. Plain. Ba't hindi kaya natin pasulatan ng Jelay Epoy? Ipa-engrave. No. Parang gano'n. Oo, pwede. Tsaka, maganda ka idea yan. Meron ko kaibigan. Yan ang talagang ginagawa. Naglalagay sa alahas ng mga pangapangalap. Palagyan natin. Palagyan nyo? Oo, tapos. Hindi. Pag-abot mo pa niyan. Pag bago niya pa mabasa, hawakan muna kamay niya. Sabi mo, you're my baby. This Christmas. Sabay, huwag munang bitawan niyo kamay. Mag-kiss kang ganyan. At sigurado Uncle ka? B, ano? Sasabihin ko ako sa inyo. Go ahead, Hank. Make my day. Re-resign na ako. Ha? Resign? Junjun! Junjun naman! Huwag ka naman magre-resign. Nakakagulat ka naman eh. Ikaw nga ang aming lucky charm dito. Parang isang rabbit's foot.
Dati, walang bumibili ng tea dito. Walang umaarke lang. Ngayon, lumakas dahil sa'yo. Huwag ka na umalis. Final na po yung desisyon ko eh. Salamat na lang sa mga... Baka naman meron kaming... Baka may tinatago ka dyan, ha? Laban sa amin, trinato ka ba namin masama dito? Siyempre, trinato ka ng masama, no? Alam ka namang... My gosh! Alam ka namang hindi umalis siya. Kung hindi nyo trinato ng masama, siguro hindi nyo pinasweldohan. O di kaya naman, inaalipin nyo. Palibhasa, ngayon ka lang nagkaroon ng alipin. Uy, babae, tiwali ang paningil. Huwag ka nakikialam sa usapan ng may usapan. Di ba tayong dalawa lang nag-uusap dito? Bakit biglang may sumasali mga asungot? Alam mo, kung kailangan taasan natin ang sweldo mo, gagawa naman natin ang paraan, Junjun. Masyado naman drastic naman yung pagre-resign. Alam mo, Junjun, mas mabuti pa. Dito ka na lang sa aking bilyara. Tataasan ko sweldo mo, tapos ang dali-dali ang gagawin mo. All you have to do is to set the balls, yun lang. Tapos yung mga tako, pag nakakalat, ayusin mo lang, ilalagay mo lang sa tamang lagay. Aba, hindi ka ba aalipinin? At wala kang masyado ibibentang mga paparetang mga videos dyan. Ay, napuno na ang salop! Kailangan na kitang kalusin! Mag-aalala pagpatuloy si Epoy sa panliligo kay Jelay. Alam mo yun, mabait si Epoy eh. Baka mahulog yung loob ni Jelay kay Epoy. Junjun, don't you trust Jelay? Of course I trust her. Eh, yun naman pala eh. Ba't ka pa nag-worry? Alam mo ba, Junjun, mahal na mahal ka ni Jelay. Ron, si Epoy, suportado ni Uncle B. Eh, ako! Alam mo, kahit sino pa mang sumuporta kay Epoy, maging si Erap man yan o si Clinton o kung sino mang presidente sa buong mundo, the fact still remains na mahal ka ni Jelay at wala nang iba, okay? Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Hirap na ako. Parang ang hirap ng sitwasyon namin ni Jelay. Ngayon, ano bang gagawin ko? Jun! Ako ba? Masamang tao? Masama ba akong employer? Ako ba nagkulang sa sweldo? On time naman ako magbayad? Ginagalang ko ang deo? Ginagalang ko ang break time? Nakakahiram siya ng libreng tapes na gusto niya? May pamirienda pa ako? Ano? Wala! Akong ginagawa! Masama! Uncle B! May sasabihin ko sa'yo na si Junjun. Ano yun? Hindi na po ako magre-resign. Salamat. Thank you sa mga nanood, sa akin pong director, sa buong cast. Very much. Maraming salamat. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ang bata ng bagong pisa to. Lanong huli kong pumunta dito? Ba, mukha lang itong bodega. Word, sinabi mo ba? Alam mo ba kung saan nanggaling lahat yan? Nanggaling sa powers namin na nilabasti, di ba, dude? So, halagang 1,500 para lang makatulong kay Junjun. Para lang makasalad sa oil painting contest sa ano, sa school. Oo nga. Pero, sayo nga natalo si Junjun. Oo nga lang. Pero, ang ganda ng paint niya, may gawa niya, di ba? Oo naman. Angel, tas yung model niya si Jelay. Uy, kwento mo nga kay Birch yung mga nangyari sa atin. Yung wala ba Ay! Tonsi, naalala niyo yung kambal. Ayoko na tandaan yung kambal. Ba't ayaw mong tandaan? Eh, muti ka pa nga kayo mag-away na magsuntukan. Kakapapasas ka sa laban yung dalawa. Oh,
Tama na. Wala na kayo. Ilang lobster na lang. Ilang lobster na lang. Magkano ba nag-assist na doon sa ano? Anyway, guys, guess what? Sa Junjun, hindi nyo siya mag-resign sa Aqua B. Talaga? Oh, pretty good. Ayos. Siyempre na pag-isipan niya eh. Balik na naman siya ngayon. Siyempre. Asan ba siya? Hindi mo ba talaga alis? Matarabi. Dito? Here? Yes, here. Actually, nag-rehearse. Nagpaalam na kami kay Uncle B na dito kami mag-rehearse dyan sa rooftop. At dito na kami mag-rehearse forever and ever. Kung alam ko lang, ha, nagpapapansin ka lang sa pamangkin ni Aling Ali. Sino pamangkin ni Aling Ali? Ay nako, yung itsura nun? Mukhang French na hilaw na mukhang ewan. Pangit! Alam nyo, kayong dalawa. Ano? Alam, Missy, huwag mo na lang pansinin yung dalawang yan eh. Hindi naman cute yan eh. Nagpapapansin na yan. Ay, tsaka alam ni Dante, mas gwapo si Francois sa kanila. Oo, diba? Halina na, practice ka! Ay, teka! Before you guys go, lastly, bago kayo umakyat, magdala ka ng bus. Ng aspirin. Ng bus? Aspirin. Kasi baka sumakit yung ulo niya. Isang bus ng aspirin. Isang bus. Hay nako! Alam mo, ikaw, Tonsi, tama na nga. Ano ka ba? Imbisa supportahan natin ang pagsisayaw ni Missy. Discourage mo pa siya. Oo nga naman. Alam mo, pag kaya nagkakasal niya, dasan ako, patay ka. Aspirin ako sa pati. Ako, aspirin ka talaga, Basti. Balikin mo. Tol, dala niyo ang aspirin na isang bas. Ay, naku, alam mo, tala na. Magsiuwi na tayo, guys. Go! Durado lang. Durado! Yan, ito na ang lahat ng address ng mga ayaw magbalik ng tape. Naku-wish ko lang ibalik na nila yung mga tape. Sabi mo sa kanila, kahit hindi nila bayaran yung overdue, ibalik lang nila yung tape. Sige na, alis na ako. Ang init ng ulo ko, ay hindi ko mapareta sa iba, hindi ko mapagkakitaan. Abag sila na lang bang magbabakura nila yung mga tape ko? That's not fair. Nariwayo na to? Lahat? Sige. Punti na lang. Thank you, ha. Parang ang sama na naman na loob mo. Hanggang di sasama loob ko. Ha? Eh, alam ko na kung anong regalo ni Epoy kay Jelay. Bracelet worth 1.5. So? So? Anong so? Eh, yung makulit naman niligo ni Jelay may regalo na eh. Eh, ako, wala. Wala nga akong pera eh. Hindi mo kami din sinasweldo mo. Pare, kapos konti. Hindi pa damihin mo. Alam mo ikaw, Tonsi, parang yung pera sa'yo, pinupulot mo parang nandyan palagi, gaganon ka na lang, nandyan na. Hindi, Junjun, actually kung iisipin, pwede ka nga naman mamulat ng pera. As you so put it, pero hindi naman dyan na sa tabi-tabi. Kailangan mo na maging creative. Makikinig ka? Sige. Teka. Look around you. Ano nakikita mo? Tapes. Ayan ang dami. Dami, di ba? Ano yung ginagawa ng tapes? Nandyan. Ayan, oh. Nandyan. Nandyan lang, di ba? Okay. Ang tapes, nandito lang. Tapos, inintay lang nila na may pumasok ditong customer para i-rent sila. Okay? Ngayon, chances are, yung mga tao lang talaga na gustong manood na talaga ng pelikula ang dadayo dito sa video shop para mag-rent ng tape. Tama. Pero, ang ibang tao, hindi nila alam na gustong na rin pala nila na manood ng pelikula until nakikita nila yung tape sa harap nila. Get mo? Hindi ko maintindihan, pare. Dito lang yung tape. Imbes na, hintayin lang natin na may taong pumasok dito para dumayo sa video shop at meron ng tape, bakit hindi ka na lang mag house to house? Yung magdala ka na ilang tape, kunwari, tapos punta ka dun sa bahay ng member ng video shop, tapos i-offer mo yung tape sa kanila, parent mo sa kanila. Baka, ano eh, hindi po nga exit.
Magandang idea yan! Oo, payag ako dyan. I-try nyo yan. Ba? Ay, isipin mo na. Pero, Uncle B, baka naman ho pwede na kada tape na mapaparent ni Junjun, dahil nga nag-house to house ho siya, may 10% naman siyang kikitain. Sakto. Hindi naman. Eh, sinusweldohan naman siya dito. Bakit kailangan may commission pa? Parang doble na yon. Eh, Uncle B, si Junjun ho, sumasweldo lang ho siya dito bilang store clerk. Hindi naman ho bilang field salesman ninyo. Tsaka, sayang ho yung kikitain ng tapes, hindi ba? Baka magtampot ng kaibigan ko, hindi na mag-house to house. Wala na kikitain, di ba? Kulang na. Sige. Subukan natin. Sige, payag na ako. O, 10%. 10% lang, ha? O, 10. Ten lang. Subukan mo. Pwede yun. Okay. Nakalisa dyan yung mga tape na pinakamababenta. Sa yung mga request ng mga masuki namin. Oo. Pero hindi namin nilalang, hindi. Kasi ito, paliwanag ah. Okay, makinig kayo. Kasi may naisip kami nito, si Okay. Habang sarado itong video shop, ito door-to-door namin itong mga tapes. Yung mga nare-rent, bawat isang tape, may 10% commission. So, kikita si Junjun doon, di ba? Talaga naman ang papayaman itong si Junjun. Sino nag-isip nun, Junjun? Junjun ah. Si Junjun, alam ko ikaw nag-isip nun eh. Jun, hindi kaya you're overdoing it na. Pare, overwork ka na dyan. Baka magkasakit ka naman. And that's in English. Yeah. Kailangan kasi para makabili ako ng regalo kay Jelly. Gusto ko sanang pantay. Hindi. Gusto kong lagpasan. Lagpasan yung bibigay ni Epoy sa Chris Kringle kay Jelly. Sa Chris Kringle? Hindi mo alam yun. Di ba may papel ka na yung bibigyan mo ng ano? Pasensya ka na. Uy! May picture ka ba dyan ah? Pasensya ka na. Hindi makin! Oo. Oh, tapos papaukitan pa daw ng ano, ng Jelly Epoy. Gusto ko rin bigyan sa Jelly ng bracelet eh. Abot pa kaya? Teka, Junjun kasi meron akong pinsan na gumagawa ng jewelry. Natatanda mo ba yung place kung saan ano, hindi ka nagawa yun? Yung pangalan ng place? Ano yun eh? Ba't wala kang kayong usap dun? Diamond jewels. Diamond o Diamante? Diamante. Yun yung sa pinsan ko. Pinsan niya? Si pinsan mo? Oo. Kaya magagawa natin ng paraan na hindi mabibigay ni Epo yung bracelet kay Jelly. Si pinsan mo yun. Paano? Ako nang pala doon. Wala ka pang tatakala ng hangin. Oh, diba gusto niya mga mag-rent ng mga action movies? Puro suntukan to, bagay sa inyo, malaki katawan nyo. Suntukan, barilan, putukan, lahat. Baka gusto niya makita ng mga bidang di nasusugatan. Mga kontrabidang palagi nakakatakas. At mga karatistang lumilipad na nabubugbog kasama ang tatay. Pwede rin tawagin fantasy yun. Miss, ito fantasy. Lahat ng mga special effects nandito. Kasi talaga magbibilib kayo mga kahanga-hanga talaga, mga stunts o iba yung ginawa nila. Kung gusto mo naman, meron kaming adventures, cartoons, like mga mermaids, king knights, princess, yung mga ganun. Meron din kami musical. Gusto mo ba ng drama? Ito, itong drama ay talagang nakakaya kasi matutuyan mo kayo ng luha. Alam niyo, sobrang iyak niyo ay mawawalan talaga, mauubusan kayo. Kung gusto niyo naman ng medyo light, meron kami melodrama. Ito po yun. Ito yung tipong namagana yung pisngin ng kontrabida dahil sinampal siya ng bida. Pero,
yung minanong leading man, yung kontrabida, kawawa naman yung bida, no? Eh, gayo nito. Pang, comedy? Ma'am, speaking of comedy, kompleto rin ho kami niyan. Meron ho kami mga local artists gaya nina Dolphy, sina Babalu, sina Redford White. Kompleto ho kami niyan. At meron ho kami mga Hollywood films kung sakaling gusto ninyo. Sina Jim Carrey, sina Adam Sandler, Chris Rock, ito si Terry Hatcher, si Tom Arnold. Kompleto ho kami niyan. So, ilan po bang gusto ninyong i-rent? Ganun ba? Pati nga naman. Ito. Maganda ho ito. Ang drama. Comedy ho. Wala pa kayo nung ganun. Yung Babawal ho sa amin yan. Move across, innocence lost. Hello! Hello! What's up? Kayo nanggaling? Ha, di ba usapan natin 9 o'clock, dapat kumpleto na tayo dito? Tama ba lang paghintayin ako, meron more than an hour? Di ba pag-uusapan pa natin yung Christmas party, tsaka yung revelation ng Grace Kringle, ba't late kayo? Tsaka magpa-practice pa tayo, Basti, di ba? You know what, guys? Wala talaga kayong sense of punctuality. Oh, Junjun! Nakapagpa-argila ka ba ng mga tape natin? Kaya ba? Gusto, welcome. Ubus? Lahat ng laman ng bag? Apo. Oo! Sige na nga, Junjun, pakita mo kay Uncle B yung kinita natin. Ayaw niya maniwala. Ayun nga po nila ako. It's a miracle! It's a bird! It's a plane! It's Ninoy! Wow! Congrats, ha? Oh, guys, I'm sorry, ha. Akala kasi namin nag-re-quatch lang kami. Sige na, tama na. Drama, buti pa yung Christmas party na pag-usapan natin. Christmas party! Buti pa. Sige, so... George, pwede pa kitawag si Aling Ancho kasi Francois para kumpleto na tayo for the meeting. Si Francois. Yung George, kwento namin sa'yo, yung pamangkin ni Aling Ancho. Tol, ako natatawa kasi hindi niya ata kilala yun. Ay, nandito na kami! Hello! Ano, balita ko, kailangan na natin mag-fix ng program, di ba? Ng ating party. Oh, kailangan may food committee, may programming committee, di ba? Tsaka yung license sound committee. Paano ba natin i-divide? Tsaka paano ba tayo mag-aambag-ambag? Dapat mag-aambag-ambag tayo, ano, 300? Ano ba? 300? Oh, 500? Oh, parang simpleng party lang to, di ba? Di ba ganun lang naman yun? Bakit para yata ang concert sa Araneta Coliseum naman yung mga planning ng yan? Napaka-OA naman ng mga... Ganun ba? Simple lang pala. O sige, di ah. Gusto niyo yung lights natin, poste na lang ng Meralco, di ba? O kaya yung sounds natin, transistor radio, gusto mo? Bakit ba? Bakit ka nang hindi? Pag-usapan na natin. Patlang! Kanya-kanya! Sino kaya yung mag-decorate ng ano? Guys, I'm going to go to the house. Ang laki naman din ito. Hindi, di ba? 2,000 yung kinita natin sa rental. Doon nag-ikot-ikot kayo. O 10%. 200. Ay, salamat po. Sorry po. Alam niyo po, malaking tulong po ito pang binigyan. Tsaka ano man, congrats. Sabi nga sa inyo, malaking tulong din para sa video shop niyo yung sinabi ng house to house. Oo. O, diba? Magaling na bata. Magaganda yung mga ideas na mga marketing tuba. Siyempre, yun nga po yung businessman ng grupo eh. Oo. Malay mo. You can never can tell. Marang araw, maging isa kang Bill Gates.
I'm the king of the world! Hey, whoa! How about you? Board sa sarili niya. Uy, Basti! Tag-iisa ka dyan. Hindi, wala. Is there any problem? Si Missy kasi. Oh, what about Missy? Hindi ko alam kung paano pa siya i-handle. Lahat naman, ginawa ko. Pero, hindi niya talaga makuha yung mga routine. Lagi siyang wala sa rhythm. Sumusubukan na. Hindi naman sa ganun. Siyempre, nag-aalala lang ako dahil mamaya matapos ang Christmas vacation, ganun pa rin siya. Lalo lang siya dito nakahihaya. Hoy! Ano mong ginagawa niyo dyan? Nagliligawan na naman kayo, no? Kuya, alam mo, dumi talaga ng isip mo. Pinag-uusapan namin si Missy, okay? Sorry. What about Missy? Sabi ni Basi, nahihirapan na raw siyang tulungan sumayaw si Missy kasi hindi nga siya matututo. Alam niyo guys, I honestly think na dapat sabihin na rin natin kay Missy totoo. Yung she isn't really cut out for the cheering squad. Wait. So ang ibig sabihin, pakabayaan na natin si Missy na mapaya na hindi na gumanon? No. It's not that. I'm just saying that kasi gusto ko lang siya iiwas sa greater humiliation. Hindi. Ang gusto mo lang na ayaw makita ng kaibigan na nag-fail, di ba? Yun ang gusto mo eh. Ayaw magkaroon ng isang kaibigan na nag-fail, di ba? Yeah. You would rather see her fail because you don't care how she feels. Hey guys, stop it! Tama na. Pwede ba? Nag-aaway na naman kayo eh. Relax, okay? Cool lang kayo. Bestie, ano? Kaya ba ni Messi? Ano kaya? Ano kasi, ang pagsasayaw, talent yan. Para pagbibilyar, hindi mo malalaman kung may talento ang isang tao sa pagbibilyar once na nakita mo siya maglaro. Ganun din sa pagsasayaw. Yun na nga yun, Borje, okay? Messi doesn't know how to dance, okay? Hindi na makuha yung routine. Yun din nga point ko. Diba? Paano natin malalaman kung si Missy may talento sa pagsasayaw kung sunod na siya sa mga routines, diba? Malay natin, pressure lang siya sa mga routines. Kaya, imbis na makuha niya, saka siya nagkaka-mental panic. Alam niyo, sabi dati ng lola at lolo ko, sabi na, there's one test para malaman mo kung isang tao may talento sa pagsasayaw o wala. Paano? Pakinggan mo yung music, ha? Gumalaw ng naayon sa music na nangyayari. Sa pizza and pasta. Very good na.
Pareho? Hey guys, ha, lahat ng gifts for the Chris Kringle dito lahat nilalagay. Hey! Juice, juice. Hello. Hi. Hi. Epoy, nasa na yung gift mo? Na kay Uncle B pa eh, pero parating na yun. Yes! Ang galing ka, alam mo, yun nga eh, na-discrush siya nga eh. Ha? Bakit? Anong nangyari? Pinagawa ko nung bracelet itong si Epoy para nga doon sa napunod niya. Kinaukit ko yung pangalan ni Epoy tsaka yung napunod niya. Paglabas ng bracelet ako, Binancho Anakleta yung nakalagay. Ano ba yun? Eh, may nagsabi doon na palitan yung pangalan ilalagay doon. Sumunod naman yung mga nandun sa shop. Look, palagay ko, si Anakleta may kagagawa nito. Ang kilaki, miss, mga naligalo kay Jelay. Halo na? Uncle B. Ano? Yung bracelet na sinasabi nyo, ba't hindi nyo nang regalo kay Aling Ann? Hmm. Oo nga naman, Uncle B. Malay mo, pag binigay mo yung bracelet na yun, eh magkatuluyan kayong dalawa. Paligan mo. Tigilan nyo nga ako. Okay na, Uncle B. Wala akong magbibigay na lahat dyan sa anak. Uncle B! Uncle B! Okay lang nyo natin sa taas! Gawin natin na parang! Well, Who's the man? Successful! Yeah! Merry Christmas! Yeah! Yeah! Thank you! Galing! Galing! Ang lakas ng kutob ko. Meron ko kayong ginawang kakaiba. Siguro kayo yung nagpapalit ng pangalan dun sa bracelet, no? Oy! Oy! Pinto! Wala! Para-para tayo nagbunatan! Para-para tayo nagbunatan! Hindi ko rin ako yun! Paano si Borge? Uy, ganap. Alam mo, yan si Borge. Sunso na lang sa loob, nag-be-learned yan. Alam nyo, napansin ko lang, ever since yung nagkasakit siya, parang lagi nilang siyang hinihiwalay sa akin. Sis naman, huwag ko naman pansinin yung gano'n, no? Alam mo, tama itong si Jelay, eh. Kasi si Borge, pinagbigyan sa side pocket, eh. Kaya pag nakakita ng bilyarin niya, nakakalimutan niya tayo, di ba? Kasi hobby niya yun. Pero ayaan nyo, kakausapin ko siya. Successful. Borge, pwede mo sumali? Oo ba? Eh, Borge, kasi napansin lang namin na nung pagbalik mo sa amin, parang naiilang ka. Bakit ba? Alam niyo, tama observation ng barkada. Medyo malayo nga ako sa inyo. Bakit nga? Eh, kasi ba naman, pare? Parang, alam mo yun, parang ang dami na nangyayari sa inyo. Parang, wala na akong alam sa inyo, pare. Pag nagkikintuhan kayo, hindi ko alam kung anong pagkikintuhan nyo. Diba? Pag nagtatawa na kayo, nakikitawa lang ako. Pero para sa totoo lang, hindi ko alam kung nakakatawa. Ano mo, Borge, ang OA mo? Siyempre, kita mo, ang tagal mo rin na wala, di ba? 2 weeks. Siyempre, may mga nangyari din na wala ka. Sorry man kung kwento kami sa'yo ng mga hindi mo alam na bagay na hindi mo alam yun, na out of place ka. Pero to, pangako ko sa'yo. Sigurado yan, sa makalawa bukas, yung ginagawa natin lahat ngayon, yun ang pinag-uusapan natin, tsaka hindi ka na ma-out of place. Pangako. Okay, hindi din, pare. Alam mo ba, kasi pare, ang feeling ko nandidiri lahat ng barkada sa akin. Alam mo yun, pare wala na akong sakit, okay? Wala na akong German misses. Pare magaling na ako. Ano yung mali? Pero ayaw mo, sige, kakausapin ko sila. Okay ka na? Ano ka naman dyan, Borge? Mas kumupas ko eh. Ano? Ano, okay. Hey, pa tayo? Laban na! May party pa dun eh. Tara na! Guys, gift giving muna. Kung sino yung
natin dito. At siya naman yung next na magbibigay ng gift niya, okay? Okay. So, good. Let's start off with Kuya Iwa! Yay! Yay! Where's your baby doll? Bracelet! Oh, yeah!
Ma'am. Ano? Yan, atleta. Hoy! Akin to? Oo. Yes! Bibigyan mo sa akin ba? Ayaw mo yan, eh! Christmas na ata sa akin to eh. Daan ba sa bracelet? Sige na, ikaw naman, tita. Sinong baby mo? Ano, si ano? Si Benancio. Ito yung... Ito yung favorito ko, yung ano? Isay Alvarez. Ay, talaga, in-order ko pa yan sa France kasi alam ko ang favorito niya, Chef. Salamat. Uy, alam na ako! Masasali dyan, kaya huwag na lang. Ha? Kasali ka dito, Borch! Oh! Alam mo, Ronnie, paano naman ako maging kasali dyan yung sarili ko na bunot ko? At saka hindi naman ako nagyan. Alam nyo, Kuya, dali nung ayaw nyo sa akin. We want Borch! 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 Okay, kasali ka dito dahil kaya ngayon, asa na yung regalo natin sa Borch? Asa na yung gift natin? Doon ka na ni Juan, ayan na. May gift kami sa'yo. Oh? Birch! Yes! This is for you, dahil sa namin, yung nabulot mo ay yung sarili mo, kaya bibigyan ka namin ng gift. Ito. Pero isa, saan ba lang mo? Open! 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 Ako na magbubukas. Hindi na. Okay. Yan, Birch. Huwag ka magsumo. Bag lang siya, bag. Bag lang yan. Oh! 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 Yeah! Alam niyo ba, akala ko hindi na ako sasara sa barkada. Sinaulo talaga. Ano ba? Alam mo, Borch, hindi pwede mangyari. Hindi ka naman pwedeng i-exclude sa barkada kasi ikaw lang nag-isang Borch na. Oh, nalilingwan? Yeah. Wala natin isang board sa utol ko. Oh! Oh! Hello! Pero si Mandy! Atameme! Tayo na! Pero ako gusto sabihin. Ano yun? Ako mag-sorry, Borch, dahil sinabi ko kanina na baka mahawa. I wish you. Ay, di ganun. So, ang ibig sabihin, hindi ka naniwala na mahawa ka pa. Good. Kasi alam ko naman na magaling ka na, kaya ako. So, ang ibig sabihin ba, nakatayag? Oh, hey! Yabo mo ah. Ano na, ano na? Kaya na tayo, kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Kaya na! Ano si Missy? Bakit ka? Ano
Amazing, galing-galing mo. Galing-galing mo na talaga. Thank you, ah. E, paano naman ako hindi gagaling dahil sa coach? Nice! Hindi naman! Alam mo, Basti, totoo yung sinabi ni Missy. Kung hindi ko siya pinagtsagaan to one, hindi na ma-achieve yun. Kaya, I'm so proud of you. So, pag nanligaw pala ako sa'yo, hindi sasagutin mo na ako. Hindi, kasi masyado ka mabilis eh. Pag-iisipan ko. Guys, guys! Bukas. I have good news! Oh, ano yun? Yun! Good news ako. Ano, dali? Good news ako para sa inyo eh. Kasi, mayroong tumawag sa akin na nag-organize yung mini-concert. Kaso meron pa, ano, isang amateur band na nag-back out sa kanila. Eh, sabi ko naman, natibigaw ko rin yung nag-organize. Meron yung kakilala. Tapos yun. Sino naman yung papalit? Narecommend ko yung banda ninyo. Banda namin? Oo! Pareta nyo, isipin nyo ito ah. Exposure din yan. Pagkatapos okay, sa show, kahit papano, meron makakilala sa inyo. Smalay nyo, unti-unti na yan. Masisikot kayo. Magigig-gig na kayo. Daming chicks nun! Laking daming chicks. Maraming pera yun! Maraming pera yun. Ako, alam mo, buti pa sa Brig, yung Borge. Pero walang chicks. Siya si Borge? Anakleta ng buhay ko. Mabuti naman at hindi mo pa rin nakakalimutan ng masasayang araw ng ating pagsasama. Paano ko naman makakalimutan yung masasayang araw natin? Eh, lahat ng masasayang araw na yun, yun lang yung masasayang araw ko yung kasama ko dito eh. Kung masaya ka nun, sa piling ko, bakit mapinatulan ang aking best man? Hindi naman ako pumatol. Madumi lang ang isip mo. Hindi isip ko ang madumi. Ang madumi ay ang mga pinaggagawa mo! Hoy ka rin! Galing Merry Christmas. Napaka-casual eh. Tony Paxson, para lagi mo ang malaas sa pasya. Baduy! Chestnuts roasting. Thank you.